Hello, hello. Magandang araw po. Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo po kakaiba na ang dapat ko ngayon. Pero pag-alaman ko dito sa ano, sa Marabi, natin ko ginagamit. Ginagamit ako ng Panginoon at hindi po, magkakay ginagamit ako dito sa mga kanil. Kaya nagpapagamit po lang ako at gagamitin po tayo lahat. Kanya-kanya po tayo ng oras, kanya-kanya po tayo ng alam, ng panahon sa pagtawad ng Panginoon. Ang ating po kanilayan ay sa pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pagtatrabaho ko sa kita ng Panginoon na tayo magtatrabaho po ngayon. Kaya po na nalawa tayo ng topic ko is work now. Ang verse po natin is nasa that's John 9:4. Sabi po dito, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me, night is coming when no one can work. Dapat po lang natin na hanggat may araw, tayo po yung trabaho sa nagsubo sa atin, sa ating, na ating Panginoon, hanggat may araw pa. At pagdating ng araw na dumating ng gabi, ay wala nang pwede magtrabaho. Kaya po muna ito ngayon lahat at samahan ko sa Panginoon. Thank you, Lord. Lord, maraming po salamat sa araw na ito. Sabi ko rin ako salamat at hindi ko ng pagkakataon na sundin ang pagkustuhan ng Panginoon, Lord. Lord, namaitas ka sa buhay namin. Ito ang nagbigay sa amin ng lahat ng biyaya, Lord. Ito ang nagbigay ng buhay. Ikaw ang nagbigay ng aming kalakasan, lahat ng aming pangailangan sa aming pangawa na pamuhay, Panginoon. Kaya po, Lord, magpapasalamat kami at itinatas ka rin na ikaw lang ang aming Panginoon. Ikaw lang ang aming susundin. Ikaw lang ang aming susundan sa lahat ng buhay na natutala sa amin. Kaya po, Lord, maraming maraming salamat sa privilege na ibigay mo sa akin, sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord, na naniniwala sa iyo, Lord, at naniniwala sa masampalataya. Kaya po, Lord, sa araw po ito, kaya po, gamitin mo lang ako bilang isang beses mo na tagapagsalita mo sa harapan ito. Na ang pagustuhan mo lang ang masunod, Lord. At lahat ng iisipin ko at lahat ng nanaisin, ang damdamin ko, ay lang nakamaayon lang sa mga layunin mo, Panginoon, Lord. Kaya po, Lord, maraming maraming po salamat. At alam po namin na nahit lang ka gumagawa sa amin na hindi mo magpapayaan sa lahat ng oras ng buhay ng Panginoon. Nandiyan ka para mag-guide sa amin, para mag-turo sa amin, Lord, para umakain sa lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay ng Panginoon, Lord. Kaya po na makita natin lahat ang liwanag na binibigay mo sa amin, Lord, sa buhay namin at sa aming mga na pangaramalong kadaway. Kaya po, Lord, maraming maraming salamat. Matas ka namin sa araw na ito. Sa pangalan ng alam niyo po, nung ako'y nagsimula, itong aking preaching. Napakarami sa kalawa, napakarami kong sagabay na dumating sa buhay ko. At ang topic po natin ngayon is work now. Tapos work now. At dito, medyo, talagang, tapos dito, nilabanan ako medyo ng alam niya ng kalaban natin, ng isatanas, ng kadiliman, na hanggang maaari, hindi ako makapag-aaral. Alam niyo po, almost 1 week ako na ang sama-sama ng pakandam ko. Lagi akong inuubo, may isip ko, kung hindi ano, talagang everyday nung nangyayari sa buhay ko, sa akin, baka pangyayari sa akin sa buhay ko, sa akin to, kung kailan akong malapit ko ng pinsa ko. At sabi ng asawa ko, buti lagi niya masawa ko na lagi kong kalabasan. Sabi niya, talagang ganyan ang kalaban, kung kailan ka gagamitin sa kanya po sa akin. Na kanya, sa kanya kakalabanin, kasi dyan niya libre lahat, ang lahat ng sagabal sa buhay mo. Kaya po, asin tayo ko po sa inyo, huwag po tayong masisaraan ng loob. Huwag po tayong
panghihinaan ng loob kung sakali tayo magtatrabaho, kumikilo sa gawain ng Panginoon, tapos nakaka-encounter tayo ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Kung nakikita natin na tayo ay hindi makapagpatuloy sa ating ginagawa sa Panginoon, lagi po natin alahanin, mayroong Diyos na maaalala sa atin, na mayroong Holy Spirit na laging nagagawa sa atin, na siyang magtatayo sa atin kung paano tayo, makalakad sa Kanya. Nanuluyo na po yung labi ko. Ginagamit na ng kalaban ni Mario. Ito po ang atitag niya, work now for the night is coming. Ibig ko sabihin, magtrabaho po tayo ngayon dahil ang kadiliman ay dumarating na. Pag sinabi ko nga, kadiliman ay dumarating na, alam po natin na pagsapit ng dilim, o kaya walang liwanag, ganyan yung presentation na rin natin. Hindi po tayo makakapagtrabaho pag madilim. Ang aking trabaho ay ang farmer, alam niyo po yung farmer, yung sakrabaho sa buhay. Sa pagdating ng hapon, hindi na sila kang makapagtrabaho dahil madilim na hindi niya magawa yung kanyang alam, hindi niya magawa yung kanyang gawain sa buhay dahil wala na siyang makita. Kaya ang ginagawa niya, gumigising siya sa umaga, maaga-maga pala gumigising na siya para magpukal ng dalo, magpukal ng lupa, magpukal ng gawain niya sa pagtatanim. Dahil alam niya, na pagka siya nagtanim sa araw, at pagdating ng araw ng panahon, siya nagtagali, meron siyang aalihin. Dahil kung sa ato sa buhay natin bilang Kristiyano, habang kung tayo may buhay, habang kung tayo ay may liwanag na dito sa mundong ito, habang tayo ginagamit ng Panginoon, natin itong bigyan ng ating kahalagahan, ang kadiliman ang siyang katapusan ng ating pagtatrabaho sa Panginoon, ng ating pagsasabi sa Panginoon. At hindi na po tayo makapagsasabi sa Panginoon kung sakaling sumapit ng dilim sa ating buhay. Kung ibig ko sabihin, yung dilim po yan, maaaring po yun ang kamatayan o kaya yung pong pagdating po, pangalupang dating ng ating Panginoon. Kaya po ating samantalahin na ang bawat oras sa buhay natin ay napakahalaga. Bawat na tayo ay dapat magtrabaho ng hanggang may araw pa, nakikita pa natin ang ating liwanag, nakikita pa natin ang ating kagaluhan. Kaya dito po makikita natin na ang araw at gabi ay simbolo rin po ng liwanag at gabi. At ito po ay simbolo rin ng ating buhay at kamatayan. Kaya po, kaya hanggang may araw pa, kailangan natin magtrabaho dahil walang iwan sa atin ang ating Panginoon Diyos. Dahil po pagkabi na, wala na po tayong magagawa. Kaya po, ang ating pong objective sa pag-aaral natin ito is to know that as a Christians, we have work to do. Dapat po nating malaman na tayong Kristiyano ay mayroong trabaho dapat galawan. Na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay naging alagad niya, na ating pong dapat malaman na hindi po tayo naan dito para lang magsimba araw-araw o para gumawa ng mabuti o para sumunod lang sa Kanya na hindi ako gagawa ng masama. Hindi po gano'n. Meron po tayo, kaya po tayo tinawag sa... Meron po tayong trabaho. Meron po tayong dapat gawin na iniwan sa atin ng ating Panginoon Diyos na dapat natin pagpatuloy. At ating pong to distinguish day and night is an hour of spiritual work. Na ating pong dapat malaman na ang pagpapala natin dapat bigyan ng pahulugan ang araw at gabi sa ating spiritual na pamumuhay. Yan po ang ating objective. Ito ang ating pangayon sa pag-aaral na ito. Ang unang lesson po na aking pong i-share sa inyo is about Christian was designated by Jesus to continue to do his work. At makikita po natin yan sa Matthew 28 hanggang 28:19 hanggang 28:20. Basahin po natin. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Dito po, utos po ito niya, no? Utos po ito ng ating Panginoong Jesus. Bago po siya napako sa cross, 6 months po, bago napako sa cross. Sitaw po niya ito sa mga disciples niya.
At ito po ay papansinin ngayon. Ito po ay nahati sa tatlong layunin. Una po, ang sinabi niya, go, sabi po niya, bisan lang. Tayo po ay humayo. Tayo po ay lumakad. Sabi niya nga ni Panginoon, tayo po ay nutusan niya bilang isang kanyang mga disipulo, bawat kanyang mga tagasulod, na humayo tayo. Ipangalan natin yung kanyang ginawa, kung ano yung kanyang sinimulan na layunin dito sa mundo. Na siya ay pumunta dito sa mundo para hindi lamang para tayo ligtas sa ating kasalanan, hindi lang para sundin yung mga ibang ibutos ng Panginoon, kundi ang layunin, isa pang layunin niya, ito ang pinakaisang layunin niya, ay tayo ay humayo. Tayo ay pangalan natin yung kanyang naunang ginawa, yung kanyang ginawa nung siya nabubuhay pa. Nung gaya ng yung siya nalaman po natin na siya nabuhay as a preacher, as a guro nung siya nabubuhay pa. Nalaman po natin na siya ay nagsimula ng pangalan niya kung sino ba ang Panginoon. Kung sino ba ang dapat natin sampalataya, kung sino ang ating dapat takilain sa ating buhay. Kung sino po ang lumikha sa atin. Yun po ang kanyang kanya pong layunin ay tayo ay lumakan para malaman ang buong sanlibutan na ang kanyang na tayo ay may Panginoon na lumikha sa atin, na umiibig sa atin, na tayo ay naligtas, na tayo ay may salbisyo, na lahat ng kanyang may tinuro ay ating may kalat sa buong mundo, sa all the nations, sabi po nga. Yung po ang kanyang at malaman po natin dito sa salitan ko, ito po ay present. Ang ibig sabihin, hindi po future yung salita, future tense. Ibig sabihin, go, ngayon. Hindi po niya sinabi, lumakad kayo bukas sa makalwa, hindi po gano'n. Sinabi niya, go. Ito po ay sinasabi niya sa panahon na oras nung sinabi niya, simula nung sinabi niya na lumakad po tayo, hindi po tayo dapat magantay. Hindi po tayo maghahintay na kung kailan tayo, kung kailan lang natin magustuhan. Hindi po natin pwede sabihin na, ay, hindi pa ako tinatawag ni Lord eh. Hindi po gano'n. Kailangan po, lumakad tayo as a Christian, alam po natin na tayo ay nakatanggap na. Tayo ay sumunod na, pumasok na tayo dun sa presensya ng Panginoon. Kinakailangan po natin, ipagpatuloy agad natin yung kanyang gawain. Hindi po tayo pwede magantay, hindi ka muna, hindi pa naman ako tinatawag ni Lord eh. Hindi ko muna yun. Kaya po sa atin yung paglakad, gamit ko lang yung malakad. Na, ang paglakad po sa Panginoon, hindi basta lang tayo mag-go-go. Alam po natin yan. Dahil pagka, alam mo, bago tayong believers tayo, bago lang pa tayo. Bagla lang tayo nag-go, siyempre, medyo alakanin tayo natin. Dapat po natin ang kalaman. Dapat po natin, pagka po tayo, nandiyan po yung pagkakala natin kung sino ba ang Panginoon. Kung ano po ba kanyang mga salita. Hindi po basta pwede nang lalakad tayo, sinabi niyang go. Okay lang, go. Ang start ng go po ay hindi po sa ibig sabihin, lumakad ka lang. Pwede po mag-start ka sa go. Go ka, kung simula mo lumakad. Alamin mo kung sino mo. Alamin mo kung anong layo ka isang buhay mo. Alamin mo kung anong dapat umulungan, papagawa sa iyo. Kaya dapat po natin, itagay natin sa isip natin na ang bawat kalaman sa Panginoon, kung sino siya, kung sino tayo sa kanya, at kung anong layo niya sa atin, yun po ang muna natin pag-alala. Kaya kung tayo nag-go, meron tayong research sa ating mga tao hindi pagkakilala sa ating Panginoon. Meron po tayong magsishare. Hindi po yung basta-basta tayo lakad ng lakad. Meron po yung gano'n. Kahit po ako noon, ako yung nasa isang sulog lamang, hindi po rin ako makanggalaw dahil wala akong alam. At akin po, nantay ko rin kung bakit ako hindi alam, hindi ko alam. Pero nung panahon ko ngayon, sa totoo lang, meron po kasi ako sa puso ko na burden ba, kung bakit hindi ako makapag-go. Hindi ko masahin, hindi ko malo, hindi ako makalakad. Kasi ayaw kong maging plastic. Ayaw kong maging plastic sa Panginoon. Pag sinabi kong go, kinakalang malinis yung puso ko. Kasi kung gagalaw tayo sa Panginoon, meron tayong burden sa puso natin na hindi natin malisalis sa buhay natin. Alam mo, meron tayong ugali na hindi maganda sa Panginoon, kaya hindi kaya sa kanya. Hindi po tayo makakapag-go.
kailangan kong maging totoo tayo. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, kinakailangan malinis ang puso natin. Kinakailangan bago pa lang tayo magsimula, bago pa lang tayo mag-aral. Mag-pray lang po natin, isama lagi natin sa prayer. Na linisin ang ating puso, ang ating isipan, na Lord, ako po ay gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong ipangalat ang salita. Gusto ko po na maging malinis ako at maging maral para yung pagsunod ko sa iyo ay totoo. Kasi po, marami po, siguro po, alam natin yun. Kahit sino po sa atin, alam natin yun. May sumusunod sa Panginoon. Pero habang sumusunod sa Panginoon, nandun pa rin, paglabas niya sa simbahan, nandun pa rin po yung masamang ugali ba? Yung tanggal, yung kanyang gawain na hindi niya matanggal-tanggal sa buhay. Kumbaga sa atin, manner na ba natin yun? Nandun na yung ano, nandun na yung manner niya na yung gawain niya. Hindi niya alam na masama yun. Pero alam po natin yun eh, pagka tayo nag-aaral ng Panginoon, nag-aaral ng Santa ng Diyos, nag-aaral tayo ng Biblia, mayroon po ano, may leading po sa ating Holy Spirit. Sasabihin niya kung medyo mali yan. Alam natin, kahit sabi nga po na ano, gaya po lang pag-usapan namin sa akin ni Pastor Rumi na, kahit na naninigalil yun, kahit mag-inom yun, sabihin niyo dito, okay lang. Kasi pagka kaya may share natin na yung salita ng Panginoon, walang tao na nakapagbabago ng walang dahilan. Di ba? Walang tao ang nagbabago ng walang dahilan. Halimbawa po, dati ako niningal ko, bakit ako nagbigla ko itinigil? Siyempre may dahilan po ako. Lahat po tayo gano'n. Lahat ng bagay na itinigil natin may dahilan. Hindi basta ka lang tinigil ng walang dahilan. Di ba? Kahit po sa atin, di ba, malaman natin yan. Na pagka tayo tumigil sa isang bagay, kailangan may dahilan. Kaya po, pagka tayo bisumunod, nag-go tayo sa Panginoon, kailangan po alam natin na malinis ang ating puso. Ate, kung ipag-pray yan, pwede po yan, ganyan po nangyari sa akin. Bago po lang ako umilos doon sa aking sulok ngayon, sa sulok ngayon, kung bakit ako di makagalaw. Dahil alam po sa sarili ko eh. Alam po sa sarili ko, Lord, hindi ako malinis eh, hindi ako makakagalaw sa iyo. Hindi ako makakagalaw sa iyo. Kasi pagka po tayo sumunod, kinakailangan talaga malinis. Kasi kung tayo din, kasi yung sabi nila, sa, hindi ko lang po matanda yung verse, sabi niya, maraming tumatawag sa akin, sabi niya, pero tayo na rin ba? Lord, ikaw ang aking Panginoon. Pero hindi nila, sinasabi lang nila sa bibig, pero sa puso nila, hindi ko to. Kaya po yun. At ang pangalawa po isa, baptize them. At sinabi kong baptize them, ito po ang sign ng pagkakaisa ng tumanggap, sumasampalataya at saka ng Panginoon. Ito po yung union ng pagkakaisa ng Panginoon. Pagka po tayo nag-go at nakakita tayo ng mga unbelievers na ating isama dito sa church, so kaya nasira natin ang ating mga words. At kailangan po, ipautize natin sila. Dahil yun po ang sa ating pong paliwala sa Biblia na ang pag-baptize po sa isang Kristiyano, yan po ang sign ng pagkakaisa ng Panginoon at saka ng tao ngayon. Hindi po pwede na hindi ibabaptize. Dahil po lang nangyari po kay Jesus Christ, yun ba? Kasi yung wala ni John the Baptist, kinakailangan lahat ng sumasakla sa kanya. Kaya kahit po si Jesus Christ ang pag-baptize, para po magkaroon ng union natin. Yung union ng tao at saka ng Panginoon. At ang pangatlo po is teach them to obey everything Christians Christ has commanded. Tapos nung kapo tayo, nakapagalitan, dapat po natin ituro lahat ng mga kung ano yung nalaman natin, kung ano yung kung paano natin nakilala ang Panginoon, dapat po natin ituro. I-share. Kasi po, marami sa atin, nagiging Kristiyano, yung iba nababaptize din naman. Nagiging Kristiyano, pero hindi nila alam kung bakit sila Kristiyano. Naniniwala po kung ito. Marami po sa ating Kristiyano na hindi alam na siya Kristiyano. Marami po sa atin na sinasabing Kristiyan siya, pero hindi niya alam kung ano ang turo ng Panginoon. Hindi niya alam kung anong layo ng Panginoon sa kanyang buhay.
Kaya po dapat natin ipangalap kung pagkapo tayo nagkaroon, nakapag-share tayo ng sa gabayang pangalap. Kaya share natin kung ano yung nalalaman natin, kung ano yung pag-aralan natin. Kung paano, kung sino ba ang Panginoon, kung ano yung layo niya sa atin, kung ano dapat natin gawin. Dapat po natin malaman ang bawat isa para po hindi lang tayo, lahat tayo ay alam natin kung saan tayo pupunta, kung sino tayo sa mundo ito. Sabi nga po dito, we had been given the assignment to this dying world. Meron po tayong assignment na binigay sa atin dito sa mundong ito. Dito po sa namamatay na mundong ito. Ibig sabihin namamatay po, tayo po magsalan ng mundong ito. Sa dahil nga po sinabing namamatay dahil sa sa dahil ng kasalanan, namamatay po ang mundo. Kaya po, nakita po natin sa Matthew 10:6. Sabi po natin sa 10:7, as you go, preach the message. The kingdom is near. Ito po yung assignment natin. Assignment to this world. Ayan. Bigyan tayo ng assignment sa mundo ito. Ito po yung assignment natin. Sabi dito sa 10:7 na ito. I-preach po doon natin yung message. Kalat natin yung message. Yun ang ating assignment. Na hindi lang tayo nakakaunawa, hindi lang tayo nandito sa umatin sa church, hindi lang tayo mga believers sa makaunawa, dapat ikalat natin sa buong mundo. Yun po ang assignment natin. Ipangalat natin na the kingdom is near. Yung kingdom, at sasabi mong kingdom niya, is yung si Jesus Christ. Yung kingdom ng Panginoon. Na yung kingdom ng kalayaan, yung kingdom na katarungan na malapit na. Na ang Diyos ay darating at magtatanim sa atin ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Yan po yung kingdom na sinasabi dito. Yung kingdom ay malapit na. Dito po ay nasa medyo baba po ng bago niya sinabi yung book. Ito po ay nung si God pa nagsasalita nito na ipangalan natin ang kingdom na malapit na dumating ng Panginoon nating Jesus na siya maglalagay ng kingdom dito sa mundo na siya magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan na darating yung ilaw sa ating buhay na siya magiging susindin natin sa ating buhay. Dahil po yan, nung kapanahon po ng Israel, tumingin po sila ng kingdom sa Panginoon. Na ito po yung kapanahon na sinako pang Israel. So, ang Israel ng Roman na hinihingi nila yung patarungan sa Panginoon, yung papayapaan. Nung po sila ay nasa panahon pa ni King David at Solomon. Na nung sa panahon ni King David Solomon, nung po yung papayapaan nila. Dahil yun po, yung si King David Solomon, ginagamit po ng Panginoon. Nahandang po yung papayapaan sa bawat sa mga Israelites ng mga araw na yan. Kaya po nung sila ay tumalikod, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosa. Nagalit po sa kanilang Panginoon at nawala po yung, nung simula po nung namatay si King David at si King Solomon, bumalik po sila sa mundo ng kadiliman. Nawala po ulit sa kanila yung papayapaan. Puro po lagi sila sinasakop ng mga kalaban at kung saan sila napupunta. Kaya po ito yung nung humingi ulit sila ng panibagong pagsalot, sinagot sila ni Yahweh na sabi nila, the kingdom is near. At sa paglapit po sa Panginoon, nung si Jesus Christ po ay nagtatag ng kingdom dito, at sinabi niya, ang mundo, ang mga kinuha niya tayo, binigyan niya tayo ng salvation, yung ating kasalanan ay binayaran na yung mga kasalanan natin, tayo na sin. Yung po yung kingdom na sumasok sa atin. At bago po, pumasok, siyempre, bago tayo makapasok sa kingdom, hindi po basta ganun ganun na. Kinakailangan po natin sa pampalataya na si Jesus Christ ang Panginoon, na siya po ang ilaw, na siya po ang kingdom na
i-ibigay sa atin ng Panginoon. At sa pagpasok po natin, sa pagsapag tayo sa Panginoon, hindi po basta-basta tayo makapunta. Kung hindi po tayo, hindi po tayo mag-re-repent sa ating mga kasalanan. Sinasabi po sa... may binawala naman po. Sabi po sa Matthew 3:14 yun. Hindi ko po makatanda ng verse, pero po sabi po niya, repent, the kingdom is near. Ibig sabihin, bago po tayo makapasok sa kingdom ng Panginoon, kinakailangan po natin mag-repent muna. Repentance po natin na tayo ay makasalanan. Aminin po natin tayo makasalanan. Hindi po tayo makapasok sa kingdom ng Panginoon. Kung sasabihin natin na, Lord, pupunta ako sa kingdom mo, magpapasarap ako sa iyo, pero hindi natin inaamin na tayo makasalanan. Lagi pong kumbaga, sequence ng pagpasok natin sa Panginoon ay yung palagi mo ng pag-repent ng ating mga kasalanan. Pero po. Sabi po dito, Jesus is the light. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should be staying in darkness. Dito po, makikita natin na si Jesus Christ, ang gaya po ng illustration ng ating kapatid kanina, na si Jesus Christ ang ilaw sa buhay natin. Na without Him, hindi tayo makakalakad ng may katarungan. Na ang siya, pag siya nasa buhay natin, gaya po tayo nilaway nga niya, kung madilim na buhay ng pamumuhay, at pumasok tayo sa buhay niya, magkakaroon tayo ng ilaw. Kaya po kanina, nag-share po yung nag-iingalis po nga, kasama sa preaching po yun. Thank you. Atin pong alaman na ang pagpasok natin sa Panginoon, siya po ang liwanag sa buhay natin. Siya po ang araw sa buhay natin. Kaya po dapat po natin na nung si Jesus Christ ay nabubuhay pa, sinabi po rin na kung panahon na lang natin siya makakasama. Dahil nung panahon na siya nabuhay, almost sa kung ating po nabasa niyong panahon, almost 3 years lang po siya kung nagpulis ng ano. Ng gospel sa mga disciples niya at sa mga tao. Kaya po sinabi po rin sa John 35 that Jesus told them, you are going to have the life just a little while longer. Magkakaroon po daw tayo ng ano, meron po tayong yung liwanag ay makakasama namin sa maikling panahon lamang. Walk while you have the light before darkness overtake you. But whoever walks in the darkness does not know where they are going. Bakit po tayo habang ang buha, habang ang liwanag ay nasa atin? Dahil po, pag ang liwanag na wala na sa atin, hindi na po tayo makakapag-share o makakalakad sa mundo ito ng sa katarungan. So, sabihin, hindi na po tayo makakapag- ang sinasabi po dito ng darkness is yung pong ating kamatayan. Hindi po yung kamatayan ng Jesus Christ, po, yung pong kamatayan natin. Na habang tayo ay may liwanag pa sa ating buhay, dapat po tayong lumakad. Dapat po tayong lumakad hanggat ang liwanag ng Panginoon ay nasa atin. Kasi po, yung mga taong lumalakad nang walang liwanag sa kanilang buhay, nang wala ang hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Alam po natin yun, na lahat ng mga tao na walang liwanag sa kanilang mga puso o wala sa kanilang mga buhay, na wala si Jesus Christ sa buhay nila. Lagi pong sa kadiliman ang kanilang takbo-takbo. Lagi pong sa kasamaan. Hindi po sila, wala pong nag-iisip sa kanila sa mabuhay sa katarungan. Kaya po, habang tayo ay nasa liwanag, dapat po tayo lumakad sa kanya. Ganun po lang ang sabi sa ano, believe in the light while you have the light, so that you may become children of light. Kung tayo po maniniwala sa Panginoon, na si Jesus Christ ang liwanag sa ating buhay, dapat po natin usundin ang kanyang ginagawa. Kung ano po siya, kung ano po ang gawin niya, alam po natin, ang Panginoon Jesus ay walang kasalanan.
ang sila ng tanging nilala, ang nilalit ng tao, bagawas kay Diyos, nilalit ng tao, na walang kasalanan. Kung po natin ano, dapat po natin sundin kung ano yung ilaw niya. Para po tayo ay maging, sabi nga, para po tayo ay maging anak niya. Para po ay tayo maging katulad niya. Dapat po natin na lahat ng ating bagay na gagawin ay laging nasa layunin ng ating Panginoon. Na laging nasa kabutihan. Dahil po, ito na, dito rin tayo na. Believers na rin tayo. Pero kung gagawin pa natin yung mga bagay na hindi kaya-aya sa kanya, na hindi pa hindi galing sa kanya, wala pong sindi, wala pong meaning yung ating pagpunta rito. Wala po tayong, hindi po natin masasabi na maayos na yung buhay ko. Ako ay nasa Panginoon. Pinatayawan po na sumunod tayo kung gawin natin siyang example, gawin natin siyang isang example sa buhay natin, sa bawat kilos natin, ay naayos sa kanya. Ito mo po, ito ang pangalungan natin. We have given the power and authority to do the work. Sa Acts 1:8 po, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, in the ends of the world. And today, we will receive power. Makakatanggap po tayo ng power. Pagka po tayo dumating sa atin, yung Holy Spirit, like the Lord Jesus Christ, makakaroon po tayo ng power. Yung power na kung ano, yung kayang gawin si Jesus Christ, ibibigay po sa atin yun through, with the guidance, with the help of the Holy Spirit. Sabi po ng Panginoon, binigyan niya ng power and authority ang lahat ng disciples. Yung 12 disciples niya, naalala po natin kung mabasa sa Bible, nakakapagpagaling po sila, nakakapagkasal po sila ng mga demonyo, nakakapag-heal sila ng sick, ng mga may sakit. Hindi lang po sa mga disciples binigay yon. Kahit po sa ating mga believers sa panahon ngayon, ibinigay po rin na. Nakita po natin dito sa Mark 16:17, binigyan po niya po tayo ng ng power to cast out demons. Dito sa Mark 17. At sa Mark 18 po, binigyan niya po tayo binigyan niya po tayo ng authority. Binigyan niya po tayo ng authority na kapagawa ng pagpatalin ng mga may sakit. Dapat po natin maunawaan sa ating pong paglaran sa Panginoon. Dapat po natin maunawaan kung ano yung ibig sabihin po ba ng authority. Yung authority natin bilang isang Kristiyano. Dapat bigyan natin kung sino ba, ano ba yung authority na yun? Ano ba yung authority na ibigay sa atin ng Holy Spirit? Dapat po natin malaman na ang authority na binibigay sa atin ay hindi po authority doesn't beg, authority doesn't ask, authority commands. Hindi po tayo, halimbawa po tayo, meron tayong bilang sa, binigyan na tayo ng authority ng Holy Spirit, binigyan ng Panginoon, na halimbawa, makapagpagaling tayo ng may sakit. Hindi po natin pwede sabihin, pakiusap naman, gumaling ka. Hindi po pwede ngayon. Kailangan po ilagay natin yung power natin. Gumaling ka sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibigyan natin ng power yung ating yung binigay na power sa atin. Ilagay po natin yung authority natin bilang isang mananampalataya. Kasi po, ang ibig po sabihin ng authority, ito po ay binigay sa tao to execute sa sarili mo, para sa sarili mo. Hindi po para humihingi ulit ng lagi ng magtanong. Natatanda po natin si Jesus Christ, hindi po siya nag-pray sa Panginoon na, Lord, Father, pagandihin mo po itong may sakit na to. Hindi, wala po tayo natin sa Bible na gano'n. Nag-pray po si Jesus Christ na nag-pray siya po
ay nagsihim ng sakit. May papagaling po siya through his words, sa kanyang salita. Hindi po siya naglalaman, hindi po tayo kinakailangan mag-pray ng Lord, pagalingin mo po siya. Dahil yung pong authority, dapat po natin dyan, yung authority ay nasa atin. Kaya po kung sakaling tayo, yung papagalingin ng ano, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinagagaling mo. Yung pong authority nasa atin. Naintindihan po natin, yung kapangyarihan, yung power na nasa atin. At laging may kuman. At ang kuman pong yun ay lagi pong nasa yung bibigay na authority sa atin na paggamit ni Jesus, sabi Jesus Christ, pwede natin gamitin ang kanyang pangalan sa lahat ng bagay na aking alam. In the name of Jesus Christ. Nandun yung authority. Na kailangan laging may kuman. In the name of Jesus. Kaya po lang na mga delikado sa mga nagpapay sa atin na laging yung gano'n. Gagamitin natin yung sinder, gamitin natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus o kaya yung sariling power natin na ibigay sa atin, yung authority natin. At ang ating pong malalaman na sa bawat salita natin bilang isang believer, bilang may authority sa Panginoon, kinakailangan po natin mag-iingat po tayo sa ating pananalita. Kasi po, ang ating pananalita po ay laging kumbagsala, may power na, may sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Kung ano yung sinabi mo, matutupad. Dahil may kapangyarihan po ang ating dila bilang isang Kristiyano. Kaya po mag-iingat tayo na pagsalita natin ang alam ng bago tayo magsalita, kaya alam po, isipin natin kung anong lalagay sa ating dila. Di po ba? Naano po natin sa buhay natin yan? Dapat kahit po ako, lagi ako napagsabi ng asawa ko eh. Sabi niya, huwag akong sasalita ng ganyan. Anong ba ikaw isang Kristiyano ay may power ang sasalita ng ganyan? Dapat na rin po mag-ingat yan. Dahil ang yan po ay sa tulip din hindi sa atin ang ating Panginoon. Lagi po may power ang ating po, pagsasalita. At lagi po natin tatanda sa bawat authority na hindi sa atin na hindi po yan kakabit. Natutupad lamang kung depende po sa ating pananampalataya, sa ating faith. Hindi pwede may authority tayo na wala tayong pananampalataya. Ang faith po natin ay laging naandoon. Lagi pong magkasama. Hindi po pwede, depende kung gaano kalaki ang faith mo, ganun din kalaki ang authority mo. Kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Panginoon, ganun din kalaki ang kaya mong gawin. Nahimala ko, kaya kaya mong gawin na kaya mong gawin sa bawat ay sa power na ibigay sa Panginoon. Doon po magdidepende ang ating power o authority. Depende po sa ating faith. Para po ba yung halimbawa, nagpunta ka sa isang bangko. Gusto mo mag-withdraw ka ng napakalaking pera. Gagamitin mo lang yung pangalan ng Panginoon. Okay na? Hindi na yung dispense, nag-withdraw ko. Para na ba? Ginagamit natin yung pangalan ng Panginoon Jesus. Ganun din yung sa power. Parang, in the name of Jesus Christ, gumaling ka. In the name of Jesus Christ, pinamalayas ko ang demonyo nito. Yung po yung authority. Na ang authority ng pangalan ng Panginoon Jesus ay nasa sa atin. Na pwede kang magpunta sa bangko, hindi mo binabigam. Example lang po yun, na ang ating authority, yung ating ano, ay nasa ano. Dahil, sabi nga diba, ang pangalan ni Jesus, siya, kanya lahat po eh, ang buhay din sa mundo. At lahat ng power natin ay nasa pangalan ni Jesus. Example lang po yun, huwag yung gagawin na maluwi ko ng ano, sa pangalan ni Jesus. Alamin po lang natin na ang authority na ginagamit natin ay nasa Panginoon. Nakuha po natin. Wala po isa na. Nakuha po. Sana matatalabas zero account na yung tanong ko. We have the Holy Spirit who will lead us in our work. We have the Holy Spirit who lead us in our work.
sa John 16:13 po, but when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into the whole truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what He is yet to come. Ibig po sabihin, ang baang Holy Spirit po, mabilis. Sa ating pong pagdila sa Panginoon, nililid po tayo ng Panginoon ng ano. Sila po ang nagtuturo sa atin kung saan ang ating mga dapat gawin. Sila po ang magpapaunawa sa kalahat ng katotohanan ng tungkol sa Panginoon. At sila po, sa ating pong pagduro, sa ating mga na-encounter sa ating pagduro sa Panginoon, doon po natin mga ano, ng Holy Spirit po rin ang siya pong magbabla sa anong paghihirap natin ng pagdurusan para natin. Tandaan mo natin na ang Holy Spirit ay lagi natin kasama sa bawat pagkilip natin. Dahil binigyan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon. Siya po ang mag-lead sa atin. Gaya po ng ano, tawag dito. Meron po akong isang illustration na maniniwala po ba kayo itong ballpen na ito ay kahit tumayo dito sa ibang volume Bible na ito. Kahit pwede alam ba hindi ko makakatayo ko dito. Siniwala kayo? Hindi. Hindi. Hindi maniniwala? Hindi. Ganyan po tayo, Kristiyano. Ito po tayo, yung ballpen. Pagka po tayo ay nakatayo sa Word of God, sa Bible, lagi po tayong ililid ng Holy Spirit. Pagka po tayo, tinatan natin sa panan natin ang Word of God o sa pagiging natin, sa puso natin, ang leading po ng Holy Spirit umawala sa atin. Nakuha na po ninyo. Kahit paano hindi ko sabihin po na ikaw ay hindi mawala, hindi, Lord, hindi po ako gamit-gamit. Lord, hindi po ako kapag-dapat yan, hindi po ako. Ganun po rin ako dati. Sabi ko kay Kachino, nakakaalam. Hindi ako marunong magsalita. Naandun na ako sa sunok. Hindi ako magsasalita. Wala ano, walang makapagsabi na ako isang araw tumatayo dito. Ngayon, nandito na ako. Hallelujah! Ganun na po na ako. Tumuntong po ako sa ibabaw ng salita ng Panginoon. Nung tumuntong ako sa ibabaw ng salita ng Panginoon, doon po po, nagkaroon po ako ng lakas. Doon po po nalaman na ako ay isang beses lang ng Panginoon. Na ang salita niya ay kaya kong i-share sa ibang tao with the knowledge ng salita ng Panginoon. Kaya po tayo, kung tayo mga ano, lalakad sa Panginoon, tandaan po natin, lagi po tayong tatayo sa salita ng Panginoon. Huwag po tayo lalakad o gaya po ng tatong kanina, huwag po tayo lalakad na mula po tayong alaman sa salita ng Panginoon. Gaya po yung nangyari nung kay, kung naalala niyo po si Gideon sa Old Testament, nung siya po ay dinig ng Holy Spirit, isa po rin siya, sabi niya, gagamitin siya ng Panginoon. Pero sabi niya, Lord, mahina po ako, paano niyo ako gagamitin? Sabi niya din sa akin, sabi niya, huwag kang magalala, ililid kita. Ako mag-ilid sa iyo. Kaya po nung siya ay ginamit na ng Panginoon at ng nung pinasalakay ng Panginoon, yung mga palaban, yung mga it's about 300 lang ang natirang sundalo ng Panginoon. Pero ang palaban nila is almost 32,000 yata. Almost napakarami po ng palaban nila. Pero sabi po ng Panginoon, nung una po, marami sila, dati po 22,000 ang kanyang tao ha, na kanyang kawal. Pero sinabi po ng Panginoon, huwag mong gamitin na ang kawal, na yan. Dahil hindi malalaman ang palaban na ako ang magpapatumba sa kaharian nila. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, sinausap niya si Gideon, nililin niya si Gideon, sabi niya, sige, pauwi mo lahat ng pagod, pauwi lahat ng matatanda. Para mabawasan yung kanyang ano, from 22,000, naging 10,000 na lang. Kung nagsiuwi niya yung matatanda at saka mga pagod na. Tapos, pagkatapos po nang sabi ni Lord, marami pa rin yan. Gusto kasi ni Lord na siya ang makita ng mga kalaban na ang Panginoon ang sa kapag ay nasa buhay ni Gideon. Nasa buhay na dilitin siya ng Panginoon.
Kaya ang Diyos ng Panginoon, inanong pa rin yung mga kinausap niya si Gideon, sabi niya, dalhin mo sa ilugin ng mga tauhan mo. Ngayon, kung sino yung iinom ng nakalukod at nagumitin ng kamay, yun ang isama mo. At yung mga iinom, nung padapa, nang gumalan na sa ilog, pauwi mo na yun. Ganun nga po ang nangyari. Nilid siya ng Holy Spirit, nung nilid siya ng ano, ganun po ang iwanan. Ang first matter sa kanila, 300 na kawan na lang. Tapos nung nangyari po yun, ang ginawa, ang ginawa po ng Panginoon, hindi pa rin niya si Gideon na pagdating doon sa po ng kalaban, ang wala silang gagawin, kundi ano lang, ang tanong lang nila ay tambuli at saka yung, ano, yung ilawan, walang mga espada, walang mga ano. Pero sabi po, sa lady ng Holy Spirit, sa lady ng Panginoon, sa lady ng Holy Spirit, natalo po nila yun, natagpuhan yung mga kalaban sa pamagit sa, kasi po, nung nangyari yung gabi, sabi ng Panginoon, pagdating ng gabi, magpunta kayo roon, anihin yung tambuli, sabay-sabay kayo, para malalo ko, marami sila kumari. At matakot ang mga kalaban. Dahil alam ng mga kalaban, nasa video na ginagamit ng Panginoon. Kaya nung nalaman nyo, nung pumasok yung video na sabi nila ay nagkuhan sila ng tambuli ng gabi niyo, nagtakpuhan na ang dahil nagalit niya si Gideon at si Yahweh. Sinabi niya, nagalit niya si Gideon at si Yahweh, kaya po sinabi ka nung nagtakpuhan na. At sabi ito, nagkapin nila lahat ng kalaban. Nasakop nila yung kanilang yung lugar ng mga kalaban. Kaya nandun po yung leading ng Holy Spirit. Nalalaman po natin na hindi po, na pagka po ang Holy Spirit yung nasa atin, lagi po yung leading niya. Ay hindi po tayo, ano, hindi po niya rin tayo pababayaan. Sila po, ang Holy Spirit po ang susuko sa aming panihirap natin. Wala, hindi po dapat tayo matakot. We must work double time because time is running out. Romans 13:11. And do this, understanding the present time, the hour has already come to you for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer than when we first believed. Tagalog po, dapat ninyo gawin ito sapagkat alam ninyo yung panahon niya upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malalim ngayon kaysa nung tayo ay nagsin walang malalim sa kanya. Ibig po sa ibig po sabihin dito ng pag-ano na gumising tayo, yung po ang spiritual natin natutulog, yung po spiritual natutulog natin ay kinakailangan gumising na. Pagkaharap pala dahil ang pagliligtas po, yung po ayun po ang sabi dito na yung po ating spiritual na natutulog, yung po ating mga, bagamat po tayo na dito, ang spiritual po natin yung mga tulog. Hindi po gumagalaw. Kinakailangan po natin mag-work na. Kinakailangan po ano, meron po sa atin na nandito nga, pero tulog yung spirito. Sabi nga. Hindi po na lang. Kaya po, marami po sa atin na kaya mapasin po natin ang ating kutsyat na hindi gumalawa, hindi gumagamit. Dahil meron po tayo mga nandito po tayo, pero tulog po yung spirito natin. Mga, kung magkasal po ba, yun po bang leading ng Holy Spirit sa atin sa pagsunod? Kumbaga sa'yo po, tulog pa. Hindi pa po ano. Kaya kung tayo pinigising, wala po natin na. Hanggat sa pinaka-kaibigan natin, sa kaibigan ng kaibigan natin, madadala po natin dito yun. Kung tayo pinigising. Kung tayo po ay magkakrabaho ngayon. Huwag po natin intayin yung panahon na pagdilim, mapag-upi. Ano po natin, tayo po ay malaman po natin na dapat po natin tayo magkakrabaho ngayon. Na ang ating spirit ay dapat nang gumising, na dapat tayo po ay gumano. Ito po ang ibig sabihin ng verse na ito. God has given us limited time or daylight. Sabi ko nga, bibili sa pala po, time is important. Time is life. Inatang po tayo sa Ephesians 5:15-17, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise.
making the most of every opportunity because the days are evil. Sabi po dito, maliwanag po, mahalaga po ang bawat oras natin na tayo po ay maging maingat sa lahat ng ating mga ginagawa na tayo po, ang gawain na tayo po ay kumilos ng naayon lahat sa Panginoon. Maging po lahat ng ating yung gawin po, nasabi ko kanina na tayo po ay dapat na gumakad sa liwanag. At maging matalino po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat po ng natin na po ba natin? Nakukuhan na yung nakukuhan niya. Time is short and passes by. Dito po, medyo haba po yung ano. Sabi po ni Pablo, may hindi lang daw buhay natin. Malapit na po yung katapusan. Ang ibig sabihin po ng maikli ang buhay natin, tayo po ay binigyan ng maikli buhay ng Panginoon. Alam po natin yan na bawat tao hindi gan umabot ng 1,000 taon na tao. Hanggang kung 1,000 taon po na tayo, hindi po natin alam ang buhay natin. Maikli lang ang buhay natin. At sinasabi rin po niya rito na malapit niyang matapusan yung pagdating ng Panginoon. Kaya kahit aliman po ang piliin natin, yung tayo mamatay ng maaga, hintayin natin yung katapusan ng mundo. Ganun po rin. Wala po tayong muna dapat pilihin. Dapat po tayong sumunod sa Panginoon habang tayo may ilaw pa. Habang tayo ay may chance na makapagtrabaho pa sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ni Pablo dito. When the time ends. Ito na po yung sa Matthew 24:14. And his gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And the end will come. Pag preach na po ang gospel dito sa mundo, may pangarap tayo sa salita ng Panginoon. Darating po yung panahon na ang mundo ay matatapos na. Darating na po si Jesus Christ ng second coming niya. Matatapos po ang mundo nito. Nakukuli po yung Jesus Christ, yung mga naniniwala sa Kanya, at saka yung po yung mga namatay na naniniwala sa Kanya, ilalagay niya sa Kanyang pahayag. Sasama niya sa Kanya sa langit. Na ilalagay niya sa Kanya doon sa kanan ang Kanyang mga sumampalataya sa Kanya at sa kaliwa yung mga hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya po pagdating natin sa langit, masasabi natin, malalaman, ma-evaluate ang ating ginawa, sa ating ginawa. Kung ano ang ating ginawa dito sa lupa, yun ang ating evaluation sa langit. Good brother. Dito lang po tayo katakot sa conclusion. Pero Christian, as long as we are still breathing, and as long there is still faith, we should work now the work that God has set for us. The Lord Jesus Christ has given each believer great power that can be exercised by using his name. The light is in us. We should not waste our time because night is coming, where there will be no more work to do. Let's go and work now. Amen. Thank you for coming tomorrow at maraming salamat sa Lord. Maraming salamat sa aming sa salita mo. Maraming salamat po Lord sa pagpapalala po sa amin na kami ay dapat magtrabaho na sa araw na ito, mula sa araw na ito Lord. So Lord, maraming po salamat sa pagpapalala sa amin na dapat kami gumising sa aming mga bilang isang Kristiyano Lord. At hindi na mga dahil mo sa buhay namin Panginoon Lord. Kaya Lord, hayaan po namin na matas ka namin sa buhay namin Lord. Na ikaw ang Diyos namin, na ikaw ang nagpapala sa amin, Lord. Na ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord, sa lahat ng ginawa ko sa buhay namin. Lord, hayaan mo na ang pagsunod namin sa iyo ay magampanan namin sa simula sa araw na ito, Lord. Na kami ay magtrabaho na hindi naghihintay, Panginoon, Lord. Na ang iyong gawain
ay may pangalat namin sa mundong ito, Lord. May share namin ang aming nalalaman, Lord, tungkol sa iyo, Panginoon, Lord. Dahil ito ang layunin mo, ito ang pangarap mo sa aming buhay, Panginoon, Lord. Ang makilala ka, Lord, ang may task ka bilang isang Panginoon, Lord, na may pagpatuloy namin lahat ng gawain. At Lord, hinihiling po namin sa iyo na bigyan mo kami ng kalakasan, Lord, ang aming authority, Lord, yung power namin, Lord, kung papawin namin na may sasama pa namin dito, mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya ngayon pa lang po, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa gagawin mo sa buhay namin, Lord, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, Lord, at ang aming kasama ay ikaw. At ang aming kasama ay ang ilaw ng buhay namin, Panginoon, Lord. Kaya po, Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, Lord. At kaya mo po sa aming lakad sa ng buhay namin, Panginoon, Lord, na malaman ng bawat isa, Lord, na kami ang may gawain dito sa mundo ito, na hindi natatapos ang aming buhay dito, at hindi kami maghihintay lamang sa aming mga hanggang sa aming wakas, Panginoon, Lord. Malamang na malamang po namin na kami may gawain pa na dapat gawin, Panginoon, Lord. Kaya po, Lord, hayaan mo po na magkaroon kami ng desire, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, sa bawat oras sa aming buhay, ay may malaman namin, Lord, ang aming pupunin. Malaman namin, Lord, ang layo mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord, sa lahat parang gagawin mo sa buhay namin, Lord. At, Lord, sa authority, ibibigay mo sa amin, Lord. Sa power, ibibigay mo sa amin, Lord. Kaya ako yung magamit namin ito sa na may pakita ang kapangyarihan mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming salamat. Lahat po kami rito ay nagagalak sa mga bagay na ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Kami po yung papasalamat sa iyo at pinabalik namin ang lahat ng patuloy sinibigay sa amin, Lord. Lahat ng ginawa mo sa amin sa buhay namin, Panginoon. Kami po yung papasalamat sa iyo sa pangalan ng mga kasi. Amen.